station number one. SM Radio Station. Tayo, mga kabisyo! Yeah! Hulaan nyo kung sinong kasama ko ngayon. Sino? Sino? Sino kayo? O, oh, diba? Ayan sila, Moonstar 88 po. Hey! Hi! Hi, DJ Ira. Musta? Morning ba? Oh, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Thank you. Ayan, yes. 28 seconds. Magtotok lang po ako, mga kabisyo. At babalik kami ng kulitan dito. Pero habang nagtotok ako, naka-live ako, huwag kayong mag-alala. Ayan. Tumahinik bigla. Oo nga eh. Kasi online yung kausap natin. Oo nga eh. Halo-halo. Magulo talaga ang mundo ngayon. Char. Tsaka yung ginawa ko lang yung engagement yung character. Lagi may screen sa tapat. Yan o. Kaganda. Ay, kabisyo! Ano na namang iniisip mo? Bakit nakasambakol na naman ang pagmumukha mo? Ano yan? Ayusin mo yung pagmumukha na yan. Dapat GV-GV lang, di ba? Love lang. Love lang. Ayan, kabisyo! Hello, hello, hello sa inyong lahat. Anong iniisip mo ha kung anong araw ngayon? Ngayon po ay Tuesday na, March 6. O kita mo, ang talas talaga ng memorya ko. Ah, diba, daig pa kita. Eh, la, ano ba? Paano hindi mo malalaman? Eh, kompleto ka ng kalendaryo. May kalendaryo ka na sa bahay. May kalendaryo ka pa sa telepono. Eh, may kalendaryo ka pa kung saan-saan. Madaya ka la. Hoy! Ano ba? Siyempre, no? To keep me on track, di ba? Alam mo namang in demand ang lola mong granny na yummy. O, di ba? Hectic ang sked ko kasi. Parang yung Moonstar 88. Ay, di ba? Guess natin sila nga. Ayan, madami akong booking katulad nila. O siya, sige na eh, magsusumba pa ako. Magtrabaho ka na dyan. Grabe siya, oh. Buti pa si Lola, eh, no? Ang daming time. May time pa magzumba. O diba, pa aura-aura yan. Kaya ang tawag ko sa kanya, eh, Lola Aura. Kasi mahilig siyang umaura. Ah, diba? Hoy, ano yan, ha? Chinichismis mo ako. Hello, kung bata ka. Ay, introduce mo na yung ating guest ngayon, ano? Oh, ayan, magpakilala na daw tayo, ba? Diba? Sabi ni Lola. Hi, Lola. Ayan. Hi, Lola. Ako si Maish, vocalist. Ay, po. Ang ganda mo naman, iha. Salamat, Lola. Ayan. Mana sa'yo. Ay, sino naman itong gwapong may gitara dito sa tabi? Ay, hey, Lola. Si ano po to? Si Herbert po. Ayan. O, oh, ayan. O, sin, next po. Next. Gwapo. Ako si Bon. Classmate mo. Classmate ni Lola yan. Ay, ito pala yung classmate ka. Ito ka lang pala. Ay, hindi kita tayo dito. Kamusta ka? Boy, ka pa pala. Ay. Ito, dalawang ipin. Ay, buti ka pa may ipin. Ako wala na. Yung pustiso ko, nalunok ko. Ayan. At ipakilala naman natin dito si Kuya. Diba? Good. Magandang hapon po, Lola. Mano po. Ay. Pare. Ay, salamat. Oh, pagpalain ka. Ayan. Kamusta kayo, guys? Okay. Hi naman. Busy-busy. Ayan, promoting 18 years of Torete. Wow, oo nga. Alam nyo ba, yung Torete na, yung Torete na yan, ha? Eh, nung ako'y 16 pa lang. Yan yung unang natutunan ko sa gitara. Oh, sample. Sample. Ay, oh, pahiram mo yung gitara. Sample. Ibang tuning. Parang iba ata yung ano. Talaga, mag-gitara ka dito. Oo, oh, di ba? Sige, mag... Wait, gulatan. Ah, nakakaloka. Oh, oh, diba? Biglang ikaw yung guest. Naalala ko pa ba yung chords na yan? Sige, D, F sharp minor, B minor. Ay, tatanggalin ata. Ayan yung apo ko. Gitara. Ay, ito na nga. Oh, ayan. Ay, wait lang. Hindi ata kaya. Abot yan. Ingat sa screen. Tama ba? Tama ba? Tama. Palakpakan! Palakpakan! Yan. Tama ba? Tama. Sandali na lang.
maaari. Ay, mali pa. Sandali na lang. Maaari bang pagbigyan? Kinak. Ay, wait lang. Basta yun. Oh, mamaya na natin ituloy yan. Kasi, eto nga eh. Aking ano nawala na ako. Ayan na naman ako eh. Eto na naman ako. Ayan na naman si Lola. Wala ko pa siya. O, diba? Mamaya na natin yan itutuloy sa Facebook. O, magpagigitarahin ko kayo. O, sige. Sige. Mamaya, dahil hindi ako prepared ngayon. Dahil tayo ay on air. O, diba? Eh kayo, kabisyo, o kamusta ka naman? Since si Lola ay nag-zumba, eh kayo, ready na ba kayo sa summer? Ha? Oo, ready na. Workout parate. Ano, paano nyo pinaghahandaan ang summer? Yun, ito. Ako, workout. Malakas ako mag-workout. Addict ako sa gym. Pero busy rin kami. Uh-huh. Pero busy rin kami sa ngayon concert. Sa maraming gigs kasi gusto namin, ready kami kahit na hindi beach gig, parang ano pa din. Exacto, okay pag summer, masarap mag-gig outside kasi hindi umuulan. So, mag-major concert kami with orchestra. So. Ayun nga, balita ko nga. Meron daw kayong concert, major concert. Major. First time. Yes. Oh, kasi nung nag-celebrate kami ng 18 years ng Torete, ni-revisit namin together with our original house, yung Alpha Music. So, ginawa namin ng areglo na may mga violin, yun, at saka cello, yung Torete, yung wow. Salangit, yung Huwag Na Muna, at saka yung Sulat. So, may ibang atake kayo. Oh, check it out sa Spotify. Check it out on Spotify already. Sana mapatugtog dito sa Love Radio. Oh, dahil on air tayo ngayon, ipromote nyo na yung major concert nyo. Ayan, sa March 10 sa The Square Mall, Lancaster, New City, sa Imus, Cavite. 10 a.m. bukas na yung place. 1 p.m. start ng activities. 5 p.m. yung concert. Kasama namin ang Metro Manila Concert Orchestra. So yung first time. First time namin. First time namin na banda tapos may orchestra. Wow. Meron ba kayong guest dito? Like yung mga nag-revive nung kanta nyo? Or si Bon. Ikaw lang. Oh, so solo talaga ito ng Moonstar. Oo, solo talaga ito. Showcase namin yung 15 of songs na tinutugtog namin talaga. Oh, ayan, kabisyo ha. Narinig nyo, abangan nyo na yan. Ay, idol na idol ko talaga sila. Oh, diba? Ayan. At kabisyo, syempre, kung ikaw ay nasa Facebook, punta ka na sa Love Radio Manila. At i-follow at i-like mo na kami at nandyan ako, live na live po ako ngayon. Oo. At makikita mo na kami dito sa loob ng booth pag dinownload mo rin ang aming mobile app. Kaya punta ka na sa Google Play at App Store. I-download mo na, i-type mo lang Love Radio PH. Getlakin mo na yan, dai! Libreng-libre lang yan. Okay, it's now 12:50. Kabisyo, kain ka na. Alam kong nahihiya ka lang dyan. Nako, ikain mo na yon dai. Ayun, at dahil ayun nga, nawala na naman ako. Ayan tayo. Ayan, this is DJ Ira giving you more in just a bit. So punta ka na sa Love Radio PH para makita ang Moonstar 88 na live ngayon. At syempre, tuto ka lang dito sa programang Walang Problema. Love lang, GVGV lang, bawal ang hate. Opo, love lang. Medyo nangangapa pa ako dito. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam, no? Ako po ay bagong DJ ng Love Radio. Nanggaling po ako sa Easy Rock. Ayan. So ibang iba yung atake ko doon, iba yung atake ko dito. Oo, ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga siya, mga ati, mga kuya. So doon, hindi ka ganyan. I mean, hindi loud. Paano iba ka doon? Paano ka doon? Pabebe ako doon. Paano? Pabebe. Yung mga gano'n, I'm gonna remember someone today. Ayan yan. Parang kayo kay Miss Chloe, gano'n. Anyways, ayun, mapunta naman tayo sa inyo. Ayan. So ilang years na ang Moonstar 8? 19 years. 19 years. So, pero ang Torre is 18 years. Dalaga na siya. Kaya minsan may tinutugtugan kaming mga debut na mas matanda pa yung, I mean, kaedad nila yung Torete and they love singing it. Oo. Nish? Yeah, yun. Ang ganda niya kasi, kaya natutulala ako. Yun, so
Nakakatuwa lang kasi siguro when the songwriter kay Darwin, our managers, wrote the song, he never really expected na magiging iconic yung kanta. So happy, blessed kami. Yun, ang dami naming mga nasulat na mga kanta rin throughout the years, pero syempre binabalik-balikan mo yung unang mahal mo, 'di ba? Ganun. Pero kasi tumagal kayo ng 18 years. So yes. Anong meron sa Moonstar 88? Bakit kayo tumagal ng 18 years? Ano lang eh, ini-enjoy lang namin yung ride and ano, kontrata. Ayan ba, parang kasal ah, kontrata. Pero diba, pag sino talaga yung sumusulat ng songs nyo? Lahat naman. Pero pinakamasipag si Herbert. Marami lang ako lately nasulat. Pero mga first, ano, lahat naman talaga can write. So may mga, yung mga kanta kasi ng Moonstar, parang may hugot talaga. Oh, alam mo, yung before pa mauso yung ibang mga hugot, mga kabisyo. Oh, yung Moonstar talaga yung nauso. Wala na, pang friend zone. Sila yung nagpauso nung ano, mga hugot songs. May favorite ako yung sulat. Okay. Yun. Mayroon bagong version yun. You have to listen to violin. It. Ayun. You have to listen to it. Sana mapakinggan mo sa Spotify. Spotify yeah. Yun, no? Sige, papakinggan ko siya mamaya. Pero, speaking of pagsulat ng kanta, paano nyo, like for example, may naisip ka, hating gabi, alam mo, ay, itong tono na to, ganito. So, kailangan mo ba sabihin doon sa kabanda mo para... Nagsusulat para, ka, no? Para, oo, nagsusulat ako. Kailangan mo ba sabihin? No? May pinanggagalingan siya eh. Buddy, dapat si Buddy magbigay. Parang, ay, try mo nga to, gawan mo nga ng ano. To tell you honestly, actually, kaya nga sinasabi ko, hindi talaga ako songwriter before. Pinilit lang ako. Like, kasi dati music lang. Oo. Tapos, tinry ko lang talagang gumawa ng letra. I mean, magsulat. Then, uy, pwede pala. So, ano eh, yung songwriting, maraming proseso, mahahaba siya. Pero, you have to start writing lang talaga. Yun lang naman dun eh. Umpisahan mo, then, crafting, matututunan mo yun sa mga experienced writers like sila, Buddy, nung ano, and yung mga producers, mga producers na naka-work namin, sila Chito Miranda, sila... Kamikaze. Words ng Kamikaze, Alan Words. Marami kami, we collaborate with other artists kasi. Ayun, kasi parang napansin ko rin sa industry, parang magkakaibigan lang din yes, kayo. Yes, definitely. Minsan naghihiraman pa nga kayo ng mga kabanda. Oo, totoo. Diba? Si Buddy may hilera din. Uh-oh. And si Bon sa, ano, The Voice. Pag alam ko lang. The Voice. May ikot mo yan. Team Kawayan. Team Kawayan. Pero ano na yung na-experience yun? Di ba matagal na kayong pinagsamahan? Meron bang times na nagkatampuhan na kayo? Marami. Dami. Eh, syempre. Dami. Ngayon. Mistaken lang to eh. Grabe siya. Pero anong ginagawa niyo para ma-resolve yung, like for example, syempre kailangan niyong tumugtog. Pag ay, hindi. Nyo. Pagdating sa tugtog, it's not about us anymore. Music pa din yun at saka yung gusto naming mapasaya yung mga tao. So hindi namin dinadala ang away sa stage. And, never ano, yung nangyari. And we are mature enough to tune out every time na negative. Parang hindi. Kasi, di ba, parang di dapat maapektuhan yung ano. Ano lang yan, you will understand bakit mainit ang ulo. Probably may problema, di ba? Meron you'll, ako, ganun. You'll see bigger picture pag mas matanda ka na eh. Oo, kailangan alam mo na. Ganun. Hindi ka na, ano, hindi ka na naapektuhan ng mga malilit na bagay. And you will more, parang mas ma-appreciate mo yung mga little things na makakatulong sa sarili mo. So, yeah. Ayun, speaking of, since nakikipag collab kayo, di ba? Nas na-mention mo. Yep. Sino yung pinaka-natuturing yung pinaka-idol nyo? Sige. Buddy and Raymond. Yan. Yung combo na yan, sobrang lupet ng combo na yan. Na dalawa talaga. Ultra combo. Chito Miranda at saka... Alan, John Malinaw ako. And Alan Boards. Ng Kamikaze. Kamikaze. Those are the people na sobrang... We really look up to. Oh. Na, ano eh. People in the name. Robert Javier din. In terms of sulat, sila yung ano, yan, sila Rames and Buddy, sila yung parang, para silang nagpipaint. Hindi scientific yung ano, it's an art. Parang minsan they explore mistakes kahit mali. Science? Hindi naman. Pero hindi hindi kasi kailangan. Scientist ako eh, kaya medyo hindi, bigla akong... Hindi calculated lahat. It's minsan happy accidents, mga ganun. Tipong, uy, mali, pero parang tama. And they wanted to push. Parang pag-ibig yan ah. And, sobrang may hugot ata siya. In terms of producing kasi, ang gusto ko sa kanila, those people... Inaano nila yung, chine-challenge nila yung ano yung norms. Ano pa yung hindi nagawa?
They will try. Hindi formula. Kailangan yung kakaiba lagi. Mm-hmm. Or ano pa ba yung hindi natin nagagawa? Mm-hmm. Yeah, so something on it. And speaking of, di ba, na-mention mo rin na since lahat kayo nagko-collab. Yep. Nakagawa na ba kayo ng song na with other band din? Oh. Yeah. Na-release with, na. May last project kami. Nakakulab naman kami. Marami kami yung collaboration with... Si Chito, may isang kanta kami with Chito, yung Ligaw. Yung Ligaw. Chito tapos Miranda. Si Jay ng Kamikaze, kumanta siya dun sa isang kanta namin, yung Late Ka Na Naman. Ako, nag-collab ako with Glock 9 for one of his songs. Eh, ano na feel nyo, guys, na pag, halimbawa, pag sinabi Moonstar 88, tapos parang naririnig nyo kahit may mga 16 years old, nagko-cover ng songs ng Torete sa YouTube. Sayang. Diba? Yung talagang pinag-aaralan nila yung chords. Kasi gusto nilang kantahin yung song nyo. Uh-oh. So parang yung mga millennials natin ngayon, nagiging inspiration nila yung kanta nyo. Mm-mm. It's so flattering. Kasi sobrang nakakatuwa dahil ginawa mo lang yun sa kwarto, pero... Oh, sa kwarto ba talaga? I mean, sure sa kwarto, tapos with the bands, tapos... Pero namumove sila in very unexpected ways. Parang hindi mo na-expect na ganun na. Sabi nga ni Mish kanina, kahit na yung ibang mga kanta namin, Migraine, Sulat, wala lang yun. Nagsulat ka lang ng kanta and you jump, tapos nirecord nyo, tapos yung effect, may nagsasabi sa nila, di ba may nagsasabi sa atin, naligtas sila nung kanta, na down sila, tapos napasaya. So, those are the things na sobrang bonus sa amin. Pero alam nyo, kinakanta ko yan, wala pa akong kamalay-malay sa pag-ibig. Talaga? Anong? Oo, nung, yun nga. 16 ka, wala ka pang kamalay-malay sa pag-ibig. Wala pa, bawal po. Bawal po ako mag-boyfriend nung ano, kaya nag-boyfriend ako kung bawal malaman muna nila. Ako ng college. Bawal malaman nila. Bawal malaman. Baka pwede naman secret lang. Talaga ay, yung mga tinuturo ko, di ba? Nakakato. At ayun, dahil, ay wait lang, lumabas si kuya. Ay, may pag-game pa naman ako sana. Anyway, sige, chit-chat muna tayo in a bit. O yan. So, ayun nga, guys. Nagtampo yata eh. Hindi mo inakausap eh. Ay, grabe. Sana bumalik siya. Sa ano? Promote, pwede ba mag-promote na lang? Ayan, sa, sige, promote mo na lang yung... yung ano, yung Facebook, ano? Yung social media accounts namin. Sa ayan, Facebook, Instagram, at saka Twitter. Ng ating Moonstar 88 Band. Tapos, after na major concert namin sa Lancaster, sa Imus, ngayong 10, lilipad kami papuntang Dubai for another big concert. Tagfest 2018. Kasama namin ang Kamikaze, Teeth, at saka Six Eyes. So, Dubai yan. Dubai, Yung mga taga-Dubai, alam ko may mga nag-Facebook, nanonood ng Facebook live ko na taga-Dubai. Yan. So, ayan. Pupunta po gising sila na ng sila, Dubai. Think, yung mga fans dyan ng Moonstar 88. Diyan kung kami. Ikaw ay batang 90s, alam mo yan. At batang 80s. Oo, kasi matatanda na sila by that nung time na yun eh. Pero sobrang salamat dahil sobrang supportive and like you guys. Kayo yung mga... Love, laging piyapadagdagan to rete pa din. Pero you have to check out yung bagong mga versions. Kaya nga, hindi ako updated. Thanks to Alpha Music, syempre kina Ma'am Marge Alvin. Kina Ma'am Marge, Sir Alvin. Na pinayagan nila to. Kasi hindi yun usual na ginagawa eh. The bands rearranging their own song. So, ang saya, it's a celebration lang talaga ng 18 years. 18 years, ay gano'n. Ano, diba? Yung feat na nagawa na ng... Eh. Oo, dalaga na siya. And we enjoyed it. Sobrang nag-i-enjoy lang kami. And even the... Nakakatuwa yung mga nagko-cover, no? Mga celebrities na ano sinasabi nila, yun laging gamit nila pang mall show nila. Theme song. Theme song sa second time. Ano, diba? Second time siyang ginawang theme song ng isang movie. So, kasi talagang may ganun yung kanta eh. Lambas, yeah. So, sobrang ano. And apparently, kung hindi mo lang alam, trivia lang, that song, nakuha yon sa kantang ng Eraserheads. Sa kantang Kaliwete. Alam mo ko ba ang Eraserheads? Oo, grabe naman. Siyempre naman. Bata pa kasi siya eh, so I wanna be sure. Pero music lover kasi ako. Kasi nung kami nung family ko, banda kasi. Nagbabanda kayo, okay. Kuya ko, guitarista. Ako, drummer. Ate ko, Astig. Wow, kaya pala. Ano tugtugan nyo? Kaku ano-ano lang yan. Yung mga OPM, mga Six Cycle Mind, mga ano, Eraserheads, River Maya, mga ganun. Punta ka minsan sa gig, tas ano, jump ka. Sige! Game, man. Sige ang kakantahin mo? Sige! Isang malaking karangalan po ito.
na-invite ako ng Moonstar Air. Oo, game yan. Gusto namin, usually may bar kami na tinutugtugan once a month sa 70s Bistro. Anonas lang. Sa Anonas QC. Ayaw, alam ko yan. Tapos nagpapajam talaga kami. And okay yan, jam ka. Kasi mukhang marami kang alam sulat. You can jam on sulat. Kata ka na sulat. Oo. Pwede. So kumakanta rin kayo. Kasi hindi ako bumibiret. Okay lang yun, sasabayan kita. Kayang-kaya. Okay yan, sayo yan. Nag-excite kami. So, saya. And ano, asa na si Bon? yung lyrics doon, dun sa kantang Kaluwete, yung bigla kang naturete. Yun. So to be exact lang, nabitin tayo. Doon nakuha yun, line na yun. So naturete. Sobrang happy kami dahil kasama namin si Buddy ngayon sa dami namin natutunan dyan. Yung iba, secret na lang. Enjoy na enjoy kami. Tapos ganito pa na ngayon, di ba, interactive na rin. It's very Herbert, online. Herbert, hindi talaga tumitigil magsalita, no? Inaantay niya kasi si Bon, eh. Oo nga, it's very online. So, nakakatuwa din. Yan, natutuwa ko dito. Pero ito na lang, sige, tatanungin ko kayo. Anong masasabi niyong message dun sa mga aspiring na singers and bands ng na millennials? Mm-hmm. Na anong message niyo sa kanila na para mag-succeed sila, Buddy, kung gusto nilang pumasok? Marami nang pinagdaanan si Buddy. Gusto ko yun. Millennials. Millennials talaga, ano? Sila kung gusto niyo magsulat ng kanta, write about songs that you know about, that are close to your heart, that you've experienced. Yun yung walang tatalo doon, eh. Yung pag kinanta mo yun tapos magigets agad ng tao, uy, kwento niya yun. Totoo yung kanta, di ba? So tama. Yun, so write about things you know about. And then, mag-record lang kayo. Ang dali mag-record ngayon. Sobra. Sa computer, di ba? Laptop pa lang. iPhone lang. Diba? SoundCloud lang or sa YouTube. Tapos yun na yun. Tapos siya share pa, share sa friends. Kaya nga eh. Ito yung golden age talaga ng ano ngayon, nakatuwa. In terms of music production. Kasi sobra. Yung access ngayon, kahit sa YouTube, magugulat ka. Sobrang gagaling na ng... Galing ng mga bata. Oo, sobrang talented nila. At ngayon, hindi na mahirap sumikat. Kasi, di ba, onting share mo, onting click mo lang, andun ka na agad, nasa limelight ka na. Diba? Pero, in fairness to them, talaga rin, masisipag din sila. They learn their craft din. Ayun nga lang. Iba, we can't compare na mas okay ngayon. Pero, iba rin yung struggle before, iba rin yung challenges ngayon. Pero bottom line, yung passion. Tama. Ganun pa rin kung how passionate you are. Before ba, anong, paano kayo nag-start na kami? Na-feel nyo analog talaga pa. Na, ay, eto na to. Gandang tanong. Yung turning point nyo na, eto na to, eh. Never ito siguro. Alam mo, totoo lang, to tell you honestly, ayun yung time na hindi ka na... gagaling or hindi ka na mag-evolve. Eh, pag sinabi mong magaling na ako o eto na to. Sobrang sikat ko na. Oh, kasi that's the time na nakontento ka na. So, yun yung, even us, continuously we rearrange the songs. Sabi niya mo, galing ni Kuya Herbert, di naubusan ng topic, ha? Hindi na makakabalik si Bon na medyo masama yung pakiramdam niya. Ah, talaga? Oh. Okay. So, pero pwede pa rin tayo mag-games. Sige. Kain tayong tatlo. Si Herbert yung bahala. Sasagutin niya lahat ng... Siya ang nasa kanya lahat ng baraha. Ayun, onti lang naman tong question ko. Game. Dahil meron ako. Mahugot ko dito. Ayan, alam niyo na siguro to. Ito. Kunyari na lang nag-ano tayo dito. Kunyari tayo ay nagiinuman. Oy! Hi! Oy! Ayan. Oy! Ayan. Kunyari, inuman to, tapos tatanungin ko kayo. Sige. Never have I ever. Mga ganan, diba? Alam ko yung game na yan. Ayan. Nung college. Siguro mga 11 questions lang to. Para naman may malaman sila na interesting. Okay. Dapat i-flash natin doon na. Okay. Ayan. Game na? Game. Okay. Never or I have failed a subject. Hey. Oh, yata. I studied. I might have. Yeah. Oh, ayan. Yeah. Halatang meron ano isa. Eh. Meron ako isa. Halatang matlo. Naalala ko. Inorganic chemistry. Medyo mahirap siya. Ang hirap na na inorganic chemistry. Paano yun? At hindi ko malang ito narinig, diba? Everything but carbon. Kaya mahirap siya. Everything but carbon? Madali lang mga subjects sa fine arts kasi kami. So, madali lang. Drawing lang ba ganun? Oo. Pati basic math, mga ano. Mga madali. Hindi, pero hindi naman. I mean, baka magalit mga taga-fine arts. Oo, baka. Masaya lang ako. I mean, I enjoyed... Bakit di ba siya masaya? Eto na po, naglaga na. Okay, second question. Never or I have made money by performing on the street.
Yung parang sa tabi lang, ay, baka hulugan nila ako ng piso. Magpa-perform. Alam mo, gusto ko yung gawin. What? Talaga, tell us something about it. Wala, trip-trip lang. Talaga? How you... On the street. Maybe know where? On the street. Gato. Nung college, nag-start kami by playing piano early morning sa Wendy's Quezon Avenue. Oh, oh yeah. For free breakfast. Kami dalawa ni Rames. Kami dalawa ni Raymond. Hindi. Trip-trip lang. Oh. Seryoso? Tutugtog siya ng one hour na mga kanta na alam niya. So, mga punk songs, new wave, ganon, rock songs. Tapos, sasalang ako. Tutugtog ako ng mga alam kong jazz, pop, ganon. Tapos, pag naubusan na kami, ako yung tutugtog sa left side, bass and chords, tapos siya yung tutugtog ng melody. Hindi kami naubusan ng kanta. Three hours kami tumutugtog. Ang saya nun. Oh, gawin nyo na yan. I just gave you guys an idea. Trip yun. Kaling, no? Oo, oh, sobra. Pag may talent ka talaga, yun ang puhunan mo eh. Pangarap ko yan. Pero sa ibang bansa, gusto kong gawin. Gawin natin dito. Dito kasi Kubaho. Basking, iba yung tingin nila eh. Pero, yeah. Totoo. Ayun, third question na tayo. Never or I have broken something at a friend's house and then not told them. Sige. Honest kasi ako eh, usually. Ayan. Ako, feeling ko laruan nung bata. Mga laruan ng cousins ko na nasira. Laruan. Ayan. Ako, inaamin ko lahat. Dami ako ko nabasag. Ayan. Fourth question. Never or I have cheated in a relationship. Grabe naman yan. Pwede bang... Next question. Ayan. Wala bang gitna to? I have. Nung bata ako. Nung bata pa. Sobrang bata. Explore pa lang. Ganun. Sige, fine. Nung bata pa ako. Ay, parang lahat ata naman tayo dyan dumadaan. Ano ba? Ay, ano ba? Diba? O, ayan. Fifth question. Never or I have had a paranormal experience. Never. Hindi ako naniniwala dyan eh. Yeah. Ano nangyari? Kasi, nag-explore ako one time for Ouija board ba yun? Ouija, Ouija board. Basta mayroon akong nakita sa isang sa stress ba yun yung nagtatahe? Oo, yung nagtatahe. Tapos tinanong ko sa kanya ano yung parang na-cover, may butas, may cover ng isang cardboard. Tapos ano yan, pagkuha ko, Ouija board pala. Oo. Tapos yun daw yung Ouija board nila nung college, nung matagal. Hiniram ko, then naglaro kami with Bobby ng Six Cycle Mind and Nay before si Nay. Tapos yun, ang daming, sobrang nakakatakot, tapos nagkaka-nightmare na ako. Tapos tinasabi ko sa nanay ko, bakit every night nag-nightmare ako? Nagkakaano ka. Apparently, nadidisturb mo pala sila. Kasi so, parang ginigising mo. So, masama pala yun. Totoo siya, pero masama siya. Kasi, nagko-call out ka eh. Yung mga, kaya pala yung mga yan, di ba parang may face sila. Kaya natin pinagdadasal, maging peaceful sila eh. Tapos ikaw, tinatawag mo. Nakakita ka ba? May third eye ka? Hindi naman. Pero, hindi ko alam kung nagparamdam na ba sa akin or anyways. Never. I don't believe in that. Pero sa amin, ayun nga eh. Pero, ako naniwala naman ako sana eh, yung level ng peace ng spirit eh. At naniwala din ako na nandito lang sila sa ating mga ano. Ay, tulad yan. Charot. Multiverse. Ayan, moving on. Never or I have performed drunk.